Magandang hapon sa lahat, guys. At nandito kami ngayon sa Naka Itabashi. At chill vlog lang tayo for today at explore lang natin yung around sa Tobu Tojo Line. So, nandito sa likod ko is yung Book Off na unang destination natin. Of course, Book Off na naman tayo. Diba? Kita niya, guys. Ayan. So, matagal na namin gustong puntahan ni Freto kasi tuwing dumadaan kami sa Tobu Tojo Line, nakikita namin siya. So, tara, tingnan muna natin kung anong meron dito. Let's go! Puro libro lang. So guys, this is only a Book of Express. So more on books lang talaga siya. Pero kung naghahanap kayo ng parang mga action figure at kung ano pa pwede nyo makita sa Book of, mga luxury bags, ganun. So pwede kayong pumunta sa Book of mismo or Book of Super Bazaar. So guys, kung kita nyo, more on CDs and books lang talaga dito sa paligid niya. So ito lang yung action figures. At meron mga PS5 din. Quick explore lang tayo sa loob dahil yun nga, puro books and CDs lang yung halos nakita natin. Wala tayong nakita mga action figures. So now, ang destination natin is sa Oyama. Lalakarin natin siya kasi malapit lang magkarugtong lang tong station natin. Let's go! Hello Tomodachi! Another day, another vlog na naman tayo. If this is your first time here, welcome and I hope you will enjoy this video. Marami sa inyo ang hindi pa nakasubscribe and I will greatly appreciate if you subscribe to help me grow my channel and show you more of my adventures. Thank you guys! So guys, na medyo maulimlim ngayon, parang uulan at pumapatak ng pakonti-konti, pero good thing may dala kami laging payong. Ayan, so kaya chill day kami ngayon dahil tomorrow pupunta kami ng Nico, 2 days kami doon. So feeling ko magiging maganda yung vlog natin doon dahil sobrang ganda ng Nico, daming mga temples. Ano pa makikita doon? Temple. Tapos yung mga, may river na maganda siya. Ayun, may river. Outside of Tokyo siya. Tayo natin maligo dun sa river. Bawal pala yun. Bawal, malamig daw dun, guys. So, ayun. Alam nyo na ako, mahilig ako sa malamig. So, for sure, matutuwa ako dun bukas. Google Maps. Katabi lang yung Oyama, pero nag-Google Maps pa kami. Para, Waze pala. Waze. Google Maps yan. Sa unang kaliwa. Sa unang kanto, kumaliwa. Kaya nga, bike tayo. Kita na yun pa. Yung nag-bike sa likod. Nabentahan ng mga damit. So, there's a lot of store here, guys. So, kahit na mga maliliit na stores lang, like parang bahay ginawang store yung baba, maraming ganito dito. Bandang Itabashi. So, guys, kung matagal kayo dito mag-i-stay sa pwede matagal, let's say 15 days or more than 10 days, maganda explore nyo rin yung mga lugar na hindi ganong kalapit ng mga turista. Explore nyo rin yung mga neighborhood, yung mga eskinita kasi doon nyo talaga makikita yung ganda ng Japan. Of course, syempre maganda makita nyo yung mga Shibuya, ganyan. Pero, iba pa rin talaga yung, wait lang, tatapun na. Makababain ako ng tren. Ayan, tumutunog yung tren.
Mabaya tayo masaraduhan. So explore nyo rin guys yung mga eskinita kasi dun makikita nyo yung mga minsan meron palang masarap na ramenan dun. Minsan may masarap na bentahan ng tongkatsu, mga ganun. Tsaka may mga murang bentahan ng kung anik-anik. So guys, nandito na tayo ngayon sa Aoyama, which is one of the oldest and longest shopping center dito sa Japan. So explore natin yung road na to. Tara. So guys, kaya kami dito nagpunta kasi sobrang lapit lang nito sa Ikebukuro, 4 minutes away. And of course, Tobu Tojo line siya, which is yung lagi namin sinasakyan na train papunta sa area namin. Guys, may Sokuya rin dito guys, so, kita niyo. Sobrang solid mamili dito guys kasi kung nakikita niyo, meron siyang bubong. So like today, medyo umaambo na sa labas. So nakaka-expire pa rin kami. Ano yan? Tara. Custard. Saan dito? Custard 1. Custard 1. And sweet potato. Sweet potato. 1. Try na natin guys. Subukan natin. Ah, sweet potato pa rin. Mmm, oisi. Masarap siya pero hindi may something siya. Siguro kasi sweet potato. So siguro kung i-rate ko siya, siguro mga 8. 8 out of 10. Tekno nga rin. Oh, sarap to ah. Toto. Isda siya. Nahuli na kasi nabingwit na yung ulo. Ito masarap. Ito, piling ko mga ano to. 9. Mas gusto ko to 9. Yun 8. Balik na naman. Si Freya mas gusto niya yung sweet potato. Ako mas gusto ko tong custard. Ayan guys. Ito yung pakaanos to. Galit na isda. Ayan guys, no? Tatry natin siya. May nakita tayo karay. May hindi tayo sa manghang. Okay. So guys, ito na. Tignan nyo guys. Panghang. Ay, so isang piraso lang kasi siya. Patry mo na. Ikaw may gusto niyan eh. Ano gusto mo? Try mo na. Kailangan ng tubig ko eh. Sa bahay na lang. Uwi natin. Uwi natin sa bahay. Sa bahay? Oo. Hey guys, uwi nga sa bahay. Grabe na amay ko pa lang. Parang nilalasin na yung ilong ko. Pero mukhang masarap. Dito, mura dito guys. Mura dito. Wala na na. Ano kami dito yung mga aking building? Hindi kaya extend din na ito. Possible. No? Oh. Ano kami dito natin kayo na parang may building? Ito may kami aking chin. Mga tao dito. Mga bata. Mga bata. Oo. Ito mga tea. Matcha. Delicious. Parang mga mura to. Red. Red price. Whey protein.
Hmm? Mura. Bibili tayo. Sa Rogers, 767. Ang alin? 767 siya sa Rogers. Six, ito dito. Ay, 767. Ito, di ba magkano siya? 500 plus, 565. Parang 620 with tax. Hmm? Wala. Feeling ko wala. Pero mura pa din. Balikan natin, check muna natin na. Oh. Pero sa may alam mo yung presyo, picture mo. So guys, ayun, si Freya is nag-check siya ng mga prices. Nung mga gusto niyang bilhin, kasi dito sa store na to, nakita namin medyo mura yung mga parang panglagay sa mukha, yung cream. Kasi nakita namin dun sa Rogers, parang around 600 plus yung base na, ano niya, na amount before taxes. Pero nakita namin dito na 500 plus lang, so 620 lang after taxes. Ano? Sa papas magkano? 1 to 10. Pero dito 921 lang. 921 lang siya dito. So sa papas 1 to 10, so 300 yan difference. Ayan guys, try natin melon lab. Ay, sulit. Anong mga flavor? Ako alam eh, kulay green eh. May black. Black currant. 10% off. Baka pa sarado na kasi sila. 1,000 yen. Dala ta, bibili tayo. Kasi yung ano ako ng melon. Kare. Chocolate. 1,000. Kare. 1,000. Ah, kare. Ah, kare. Ay, masabi. Ay, nabili na ba yun? Hindi, iba't. Ito lang, bilhin tayo na ito. Ayaw mo ng chocolate. Chocolate din yun. Ito, tingin siya. Pre, one. So guys, ito yung pinaka-favorite kong tinapay dito sa Japan, melon pan. So, i-rate natin kung ano yung masasarap na melon pan para pag pumunta kayo dito, try nyo rin. Meron sa mga Family Mart, 7-Eleven. So far, pinagusto ko is Family Mart na melon pan. Oh, fresh talaga. Fresh from the oven. Kaka-excite guys. Ngayon lang ako nakakita ng kulay itim pero chocolate daw. Eh, chocolate ba? Nakalagay? Kasi next ito ngayon wala ako nakakita ng chocolate. Shit, ang sarap. Kasang ang nakagat mo, tinapay, tapos bilang dahan-dahan mong malalasahan yung chocolate. Ang sarap, parang gusto ko pa bumili. Tulid to. Try ko naman guys yung regular nila na melon pan. Rate ko to, 10 out of 10. Prakami soba. Hindi ako nag-extage guys. So guys, ito try ko ngayon yung regular naman nila na melon pan. Ito talaga yung pinaka itsura ng melon pan na mabibili nyo sa 7-Eleven pati sa Family Mart. Tignan natin. Hindi siya ganun katamis unlike sa Family Mart at 7-Eleven, pero makita nyo, ando pa rin yung parang mga sugar niya. So hindi siya ganun katamis, pero sobrang sarap. Yung aftertaste niya, yun yung malalasahan talaga yung lasa nito. Parang silang may aftertaste, yun yung malalasahan yung ano yung lasa ng chocolate pati nung mismo regular na melon pan. So guys, itong chocolate is 270 yen. At itong regular na melon pan is 250 yen. 520 binagi sa dalawa. Solid. Malaki siya guys. Must try. Promise kung pumunta kayo sa Oyama, try nyo itong melon lab. Sakin nyo, yung kalahati na ito ah. Ano masasabi mo? Nasusuka to kasi hindi nga ako pwede mahilig sa asuka at matamis. Hindi sobrang tamis, no? Pero sa original matamis. Matamis talaga to, pero... Mayroon tayong chocolate. Mayroon ko ka-powder na dark. Mayroon tayong matcha. Oh my god. Matcha? Matcha ba isa? Matcha. Try natin. Ayaw mo. Ayaw niya na matcha, guys. Ayaw ko rin na matcha eh. Kaya sige, try natin chocolate. Bili pa tayo. Ay, bumibili sa Preya.
magte-takeout pa tayo ng isang chocolate. Sobrang sarap. Pinagustuhan ni Freya kasi hindi ganun katamis. Diba? Ay, she. Patapat lang to ng Maruhan. Ayan yung front. In front of Maruhan. So, take out. Ito yung binakabuo niya. Look you. Melon pan. Solid. Shout out Melon Lab. Bye. Huling kagat. Naubos na rin. Marami naubos namin yung dalawang malaki na yun ni Freya. Ikaw lang, ha? Nakatila ako. Ha? Marami yung tutong sa gilid, oh. Maganda siya, crispy siya at the same time. Ang chewy, tutong, mainit, init pa. Chewy. So, highly recommended talaga yung sumili sa mga bakery. Kasi, freshly baked siya. Unlike sa mga convenience store na, of course, ilang araw na nandun or pa-expire na. Hindi rin yun mainit. So, ito sobrang init, sobrang lutong. So guys, meron dito bilihan ng chocolate. Malapit lang doon sa Melon Lab. Check natin kung mga mura dito. Ha, isang ganun na siya. Isang box na siya. Ah, ito siya, yung 213. Parang same lang. Same lang. Ata. Guys, yun lang ito, guys. Here we go. Ito yung pinaka-favorite namin kitchira ngayon dito sa Japan. Ewan ko. Sobrang sarap niya. Lasang cornets na popcorn na pinaghalo-halo. Sobrang sarap. Ay, may takoyaki, oh. Takoyaki. Guys, ito yung melon pan dito sa Family Mart. Isa sa gusto ko. Masarap din talaga to. Pero of course, masarap yung kanina. Sulit yun, bagong movie. May bote na ako, may UFO. Ay ko lang nakita to. Nakanin? Oo. Zero na lang. Zero? Oo, zero. Fast type 3. Fast type 3 mo, masarap eh. Hindi yung mga matcha na tinapay. Makano? 172. So guys, kaya diba yung pinasukan natin? Medyo bandang dulo na pala yun. So makikita nyo dito sa likod ko. Sobrang haba pa dahil pa natin mabibilhan at makakainan. Maya-maya. Pero ito guys, isa sa mga... Ito na gusto kong kainin ito sa Dusoyame. Thank you, sir. Dinda. Tama na, guys. Diba kahit saan ako mag-ask, guys, ito yung crepe store na sikat ito sa Oyama. Sobrang dami na itong recipe. Ayan, nakita niyo mukhang luma na, pero pinipilahan pa rin talaga ng mga tao. Meron din, guys, bilihan ng parang mga bags, etc. Halo-halong bilihan. 7 days ang pangalan. Kasi pa sa likod. So guys, meron din Hakken shop dito. So sinong excited at tuwang-tuwa? Ayun na, tatawid na siya. Ayun na, Hakken siya. Hindi siya makatawid. Siya makatawid. The Hakken shop girl. Oh, bye-bye. So guys, sa tapat niyan, meron din dito Hakken shop din. Ayan, Hakken shop din siya. Pero parang sa taas pa siya aakit kaysa takas. Discount at Outlet Cosmetics, so DM. Ayan, mag-check si Freya. Kinati kong discount yun talaga. Pinitura lang ko yung last na drugstore doon. Academia? Oo. So, 213. Mas mura. So, legit yung discount. Legit na discounted dito, guys. 169. Guys, so malapit na kami sa dulo. Dulo ng walang hanggan. Ayan. Wala siya nabili sa Hakken shop, pero nagtingin-tingin lang siya doon. So yung Hakken shop is parang Daiso sa atin. 100 yen yung almost lahat ng gamit doon. So 100 yen is convert yung sa peso lang, around 36 or 37 pesos lang siya. Pero sa atin pag sa Daiso na, di ba, around 88. So parang times 2 or more than twice pa yung price pag sa atin. May ramen shop dito.
Yung si Spider-Man, no? Na-crep siya. Ayan, si Spider-Man nasa crep. Bigyan na ako ng crep pala to sa Spider-Man, eh. So, may pachinko rin dito, guys. Ayan, pachinko. Pachinko. So, ayan, malapit na tayo sa dulo. Pauwi na rin siguro tayo maya-maya. Maraming drugstore dito. Tapos, yeah. Ayun, tingin-tingin lang kayo, compare niyo yung price. Tulad nito, titinan. Tulad nito, titinan daw niya. Compare niyo yung price sa mga drugstores. Ha? $767. Dun sa pinakauna, $600-something lang. Yun yung sikat na UV, yung tone up, yun yung ginagamit namin ngayon ni Freya pag lalabas kami. $767 dito. Pero dun sa kanina, magkano yung nakita natin? $500 lang, no? $600 with taxes na yun. Solid. Ayaw siya. Ayan. So, ayan. So, tingin-tingin lang kayo guys, makakahanap kayo ng mura. Iba't iba rin kasi sila ng presyo dito. Sushi, eh. May sushi. Pwede mag-take out. Sushi. Takoyaki, guys. Cafe Gusto. Ayan, guys. Mura yung kayo. Cafe Gusto. Ah, favorite namin kainan to sa Iyon. Sa may Iyon banda. Cafe. Coffee tayo. Ay, ito na pala. Ano ba to? Dulo na siya, pero may market pa rin. Ito na yung mismo, di ba, binababaan natin. Ah. Ito yung loteria. Pagbaba ng train station, dito kami bababa lagi. Pagbunta kami ng Oyama, dyan mismo. So, ito na. Pasok na kayo dito sa loob ng Oyama Street dito. Meron pa dito. Meron pa, guys. Ayan. Kain na, may loteria. Mos Burger. So, kainan na dito banda yata eh. Ma-aresto. Ay, Saizeriya. Oh, may Saizeriya pa dito, guys. Yeah, solid. Pilihan ng phone, meron din. May cafe. Saan cafe? Sa loob. Bakery. Saan? Ano ito? Maruju. Si Marujo. McDonaldo. Bano yata dito masyado. Balik na tayo. Yakiniko ba ito? Yakitori. Yakitori. Wala na. Parang mga ano na ito. Maliliit na M's na lang. Wala na. Marami pa dyan guys. Tintin lang kayo. Basta nyo explore itong Oyama. Aside sa Happy Road, may iba pang mga ay, aside sa Happy Road. Pero of course, yung Happy Road kasi yun talaga yung pinakasikat na street or busy street nila. Meron din talaga dito sa ibang streets naman. Hindi man ganoon ka busy, pero meron pa ring mga ibang mga tinitinda. So try nyo rin. So kami siguro hanggang dito lang muna kami sa may dulo ng Happy Road. Coffee tayo, guys. Busy ka ba? Sinoya pala sa may Yoshinoya doon? Ayan, dyan lang Yoshinoya. May Yoshinoya rin daw dito sa may likod nata. So, ayan, siguro pahinga muna kami, kakalakad, at kami mag-coffee muna bago umuwi. Ay, ano ba siya? Royal milk tea. Royal milk tea sa akin. So, for order kami ng... Ako, oh, syempre, milk tea. Hindi tayo nagkakabi masyado. Si Freya is cafe latte. Tama ba? Cafe latte. Free wifi din dito guys. Natin guys yung milk tea. Royal milk tea na rin dito. Gusto mo check man na rin natin ito. Sige naman. Tara. Kaso kape ito eh. Kape yung akin. Pati ka mo malagay ito. So, yun. So guys, sina namin may explore yung kabilang side ng Oyama, pero may kina lang naman yun. Kasi umuulan eh. So yung side na yun is wala yung parang bubong tulad nung nadaanan natin kanina. So kaya yun, nag-decide na kami na uwi na lang kami after namin mag-coffee. And thank you for watching this video. Hope you like and subscribe to my channel para makita nyo yung mga future vlogs ko dito sa Japan. And that's it. Thank you. Matane!